Sa ibang balita, manubhang nasugatan ang isang lalaki sa Mandaluyong matapos umanong pagsasaksakin ng sarili niyang kapatid. Nagkapikunan umanong magkuya habang nagiinuman at ang kanilang pagtatalo humantong sa krimen. Balitang hatid ni Jay Zabale. Agaw buhay ngayon sa ospital si Florante Rebillieza matapos niyang magtamo ng limang saksak mula sa kanyang nakababata kapatid na si Jerome Rebillieza pasado alas 11 kagabi. Saksak sa leeg, magkabilang tagiliran at dalawa pang saksak sa batok ang tinamo ni Florante. Nagiinuman sa kwartong kanilang tinutuluyan sa Mandaluyong ang magkapatid kasama ang ilan nilang kaibigan nang magtalo sina Florante at Jerome. Nagkapikunan ang dalawa, nagkahamunan at nasaksak ng ilang beses si Florante. Sabi niya, sige, bigay mo kung gusto mo. Eh, nabigyan ko nga siya. Nablangko na isip ko, dilim na paningin ko eh. Takot na takot ang kanilang kainumang si RJ Guzman sa kanyang nasaksihan. Kinuha ng 29. Sabi ko parang, sige, saksakin mo na ako. Yun yun, tsaka kinuha, sinakal muna, tsaka yung tinutok. Na to, basta rin na kaya ngawatin to. Tsaka pagpasok, si ginigising kapatid, hindi ko magising kapat, tsaka ako nakita dito sa likod. Sinubukan para tumakas ang sospek, pero inabutan siya ng mga responding tanod. Under ano namin to, hot pursuit eh. Kukunin namin. Okay. Kasalukuyan nakadetain si Jerome sa Mandaluyong Police Headquarters. Re-recommenda namin na frustrated murder. Just in case naman, na yung under-treatment pa kasi yun, ano, yung victim. Just in case naman siyang mamatay dahil dun sa pagkakasaksak, pwede siyang makasuhan ng murder. Dahil dun sa intention niyang pagpatay dun sa kanyang kapatid. Jay Zabale, GMA News.